Okay, sample video ulit tayo mga boss. Ayan. Suzuki Swift, naglalagay kami ng lifter spring stopper sa Suzuki Swift ni Sir Mike. Ayan. Nagkabit na namin yung sa likod kanina, so harapan na nilalagay namin. Pakita ko sa inyo. Dito kami sa may makiling, Walter Mart. So ayan, say hey. Natapos na rin namin yung Innova kanina, so may video tayo ng Innova. Nagkabit kami ng top load saka roof rail. Bakit ako sa inyo yung sa spring dito. Yun o. Pansin nyo ba? Ayan. So, ang pwesto nyan, isa dito, isa dito, isa dito. Parang pa-triangle siya, tatlo. Kasi maiksi lang yung spring, so hindi natin pwedeng gawing apat. Kasi pag naglagay tayo dito, alanganin na. Tatama na dito, ayun o. Malalaglag na siya dito. Sa part na yun. Kasi putol na yung spring eh. Dapat may isa pa yan dito eh. Yan. Ganun din dito sa likod. Sa si Sir Mike. Busy. Pakita natin sa inyo. Ganun din yung pwesto nyan. Ayun o. Ito nyo ba? Yan. Hindi rin pwede laggawing apat. Kasi alanganin dun sa may dulo. Papalit kasi yung lagayan niya. Yan. So nakakabit na natin yung kabila. Yan. Suzuki Swift. Tapos. Ito yan. Laki ng tinaas o. Ayun o. So, kasyang-kasya na yung sa kamay ko. Kanina, mga ganyan lang ang clearance nyan. Ganyang kataas ang clearance. Ngayon, tignan nyo. Kasyang-kasya na. Kasi boss, kinakabit niya yung sa harapan. Kasi ang problema ni Sir Mike dito, sumasagad daw yung spring. Eh, pag sa mga sedan kasi, saka sa mga hatchback, medyo malambot yung spring. Manipis. Yung pinaka-coil niya na gano'n, yung nakapaikot na spring. Tapos medyo malambot. Eh sabi ko, lagyan na namin ng damper. Ka-BRB din natin yan, Sir Mike. Sabi ko, lagyan ng damper na lifter spring para mawala yung kaldag niya pag bumabiyahe sila ng maraming sakay. Oh, naabit na ni Boss Ne. Iniipit namin ng vice grip yun eh. Tapos ipapasok mo sa loob ng spring. Para pumasok. Yun siya. Ayun. Ayun. Sayang. Isa pa sana dito sa part na to. Kaya lang, di nakakayanin eh. Putol na yung spring. Hanggang dito lang yung spring eh. Pero goods naman yan kasi nakapatriangle yung one niya. Itsura niya. Yung pagkakalagay niya. Tapos yung sa BRB din natin, ayan. Say hey, meron din to eh. Bali, apat na taon na mahigit. Gamit pa din natin hanggang ngayon. Goods na goods pa din. Ayan. Sa likod pala, nagtatanggal kami ng gulong. Para may gabit. Dito naman, dahil nalilihis yung gulong niya, yan, nililihis nyo lang yung sa gulong, tapos salpak sa loob. Ayun o. Ang laki na ng clearance o, mga boss. Ayun o. Ang laki ng clearance. Nung una yan, halos dikit yan, mga boss. Mga hanggang dito lang. Ayun o. Yan, hindi natin na-videohan kanina. Medyo nagmamadali kami kasi may isa pa kaming customer. So, late na kami. Na-late din kasi kami ng isang oras sa punta dito. Dahil sobrang traffic sa expressway kanina. May nasiraan na truck. So, na-abutan namin yun. Nayari. Na-late kami. Ayan, finished product na kami dito mga boss. Ayan. So sa mga gusto mag-avail ng ganitong setup, available to sa JLJ Car Accessories, Motomac Works, saka yung sa vlog natin, yung JLJ Car Moto Vlog. Ayan. So thank you kay Sir Mike. Finished product na kami dito sa Makiling. May gagawin pa kami sa SM Calamba. So ride safe sa kanya. Kaboskonya natin yan, Sir Mike. So thank you sa kanya. God bless. Ingat. Ride safe. Thank you.